unang karamdaman ko na kuhan ko yung mga fungal infection sa binti. Karamihan na nakukuha kong gamot, temporary lang, gagaling siya pero babalik uli. Eh palibasa doon sa aming clinic sa barko, madaling kumuha ng gamot kaya walang problema. Ngayon, nung ako ay mag-retired na, ngayon ko naramdaman yung mga sakit na yun. Nagpagamot ako sa isang hospital dito sa Alabang. Yung mga gamot na binibigay sa akin, parang tingin ko temporary lang eh, reliever kung tutuusin. Pagkakalagay ng gamot, nawawala ng konti. Tapos babalik na naman, bago na naman yung klase ng gamot. Itong aking sugat na ito, talagang parang kamatis ang sistema na makikita nyo. Tsaka nabibiyak, mahapdi, tsaka makati. Bukod sa dito, wala pa ito noon, hindi pa kasino. Pero hindi ko napupuna, nagsisimula na. Yung dito sa aking hita, merong spotted na itim, batyan. Yung magkabilang paya, meron. Eh yung pala, sabi ng doktor doon sa hospital, tinanong ko, ano ba yung itim na pinagmulan niya? Nasabi sa akin ng doktor, yan eh, kuha sa sapatos, kung kayo nagsasapatos. Sabi niyo nga, nagtatrabaho kayo sa barko. Tsaka yung laging basa, babad. Eh, totoo po yung ako, laging ang trabaho namin sa barko. Paglilinis namin ng mga tangke o kaya mendek, nababasa yan, tapos natutuyo. Ayun, sabi sa akin ng kwan, yun ang masama. Hindi ako makalakad ng maayos. Kasi pag ginawan mo ito, masakit eh. Si Sir Cerelio Tuason, dating seaman, unang nagpunta sa store namin sa Pasita. Nagtanong siya kung meron kang herbal na para dito sa sugat. Ang problema niya kasi may sugat siya sa paa na hindi gumagaling. Napansin din namin yung sugat niya. Nung una kasi siyang pumunta sa store, paika-ika siya ng lakad. Tapos yung paa niya naka-bandage. Sabi namin, diabetic po ba kayo? Tinanong namin. Sabi naman ni Sir Cerelio, hindi naman. Kaya lang ang problema ko ito, matagal na, 2012 pa ito. Napanood ko ito sa TV, Channel 4. Kaya nakuha ko, bakit hindi ko subukan ito? Wala namang mawawala sa akin, konting panahon at pera lang naman. Totally, nasubukan ko na lahat ng klase ng herbal. Kaya nung talaga nagtanong ako doon sa mga tindahan ng gamot kung meron silang ganong pangalan, ito nga ang King Herbal. Sa katatanong ko, may nagturo sa akin na sabihin doon sa Kikwan, kay Mandani. Sabi ni Danny, kasamahan ko sa tindahan, subukan niyo po itong King's Herbal na tinitinda namin. Marami na po itong natulungan na iba't ibang uring karamdaman. Yun po, bumili siya ng isang bote muna, sinubukan niya. Nung naubos niya, bumalik siya uli sa tindahan. Sabi niya maganda ang epekto sa sugat niya. Nawala na yung, umimpis na lang yung sugat niya, nung naka-isang bote pa lang. Unti-unting nawawala. Yo, nung makalimang araw ako, napuna ko ito, lagi ko tinitingnan, nawawala na yung kanyang pula, parang kamatis, nababawasan yung pagkapula. Tapos nga yung kanyang hiwa na medyo malalim-lalim na mahaba, tinitingnan ko, wala nang umaagos na kuha na parang tubig. Nakita ko ang kaluwagan ng medyo ako nakahinga dahil pagbangon ko ngayon, pagtapa ko pa lang, yung dati kong nagawain na iigit-igit pa akong ganyan, tsetsempo pa ako bago ko itapak. Taka hindi ko na ikakwentong aking paa na talagang miso sa club yung chinelas na ganito, laging nisukbit. Kung kaya, wala akong chinelas. Yan, masakit talaga. Pero yung after 5 days na yun, umaga yung pagtapak mo. Sabi ko, maganda ito. Sinawag ko yung aking asawa. Sabi ko, eh, maganda ang tapak ko ngayon ha. Hindi mo na ako pwedeng alalayan. Sige, maganda siya ata yung resulta ng King Herbal. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pag-inom niya. Awa ng Diyos sa tulong ng Panginoon po. Napakalaking tulong sa kanya. Maganda ang pagtulog niya sa kwento niya sa amin ni Danny. Ngayon po, makikita niyo naman si Tatay Cerelio na ang lakas niya.